I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Eh, diba guys, ang interview ni First Lady Lisa Marcos, talaga naman na trigger ang mga DDS, pati mga DDS vloggers, kinontent na nila lahat yun. Dahil dyan, sa interview ni Katunying kay First Lady, na trigger pati yung ito si ano ni Sara Garutay, di kayo naloka. Oh, pero dahil dyan, nako, kung ano-ano naman ang pinagsasabi nila sa social media, sobrang panlalait no nila kay First Lady Lisa Marcos, sobrang panlalait. Tulad yan yung si ano si Bansot na may lawit, yung bakla. Oh, patuyan si ano yung isang butete na atorne. At saka yung isang chunggo. Oh, yan, binanatan na naman nila si First Lady Lisa kung ano pinagsasabi na masama. Sobrang panlalait nila kaya mga kababayan, dinisplay yung itsura niya. Kaysa sabi nung isang bakla dyan na director, pangit daw ang kapal ng mukha, no? Diba? Ginamit-gamit niya pang story ng Marcos. Tapos kumita ng milyones. Kakahiya siya talaga. So dahil dito mga kababayan, pati ito si Garutay na trigger. Alam niyo kung anong sinabi niya? Ayan o, basahin po natin ha. O, sabi dito, o, mga kababayan, o, tingnan niyo guys ha, yung kanyang sinabi. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ng unang ginang Lisa Marcos na nakaramdam ng sama ng loob at galit. So, o, diba? Kasi kagagawa ng ama mo, mga alipuris mo, kalyado mo, o, yung mga kapatid mo, binalahura, binabastos nilang pangulo. Pero wala ka man lang salita, wala ka man lang, hindi mo lang pinagsabihan ng ama mo. Oh, tama, huwag nyo nang isali si ano, si Pangulong Marcos Jr., mabait sa akin yun. Dapat ganun sinabi mo. Badlungan unta ni mo kanang imong kuan ba, kanang imong amahan, o kanang imong soon. Wala dyan sila batasan, no? Walay mga mudo ba? Walay respeto sa Pangulo. Oh, usa ka dito. Kay Vice Presidente ka man niya, wa man ni mo giingnan kanang imong amahan. Wala dyan sila batasan, walay kuan ba? Oh, walay respeto jud. Unsay gusto ninyo kanang agawon na nimo kanang pwesto ni kuan ni President Marcos Jr. Ay sus, kaulaw jud kanimo. Ulaw jud kanimo no. Wa mo jud kahulat sa 2028. Sus. Unsay mo imong kuan? Unsay mo experience? Wa man jud kay experience oy. Kulang ra kaayo kanang experience nimo. Wa gani nimo nga giatubag katong atubangan katong problema diya sa DepEd, daghan ka ganay kuan kanang problema sa kuan ba sa mga eskwelahan. Oh, kata mga sira-sira mga eskwelahan, wa na ni mugi atubangan. Oh, puro ka politika ng politika. Oh, sa social media ito si Sara Garutay mga kababayan, TikToker ito, puro selfie. Oh, mahilig magparinig. Tama nga yung sinabi ni Lascanya, traitor to. Oh, sayang lang ang buto ko sa iyo, nagsisi ako. Oh, yan ang sabi niya. Yan. Natural sumamang loob niya. Kung ako sa iyo, para for delikadasa na lang, Sara Garutay, dapat sa iyo mag-resign ka. Oh, subalit ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Oh, yung kanyang damdamin daw mga kababayan, wala siyang pakialam. Oh, 'di ba? Ano 'to, manhid 'to? O kapalmuks, o upang makausad tayo, iiwan natin ang sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga kasunod na hakbang ay, o, di ba? Sabi niya, mag-usap na lang daw sila ni Pangulong Marcos Jr. Bakit si Pangulong Marcos ang kausapin mo? Dapat si First Lady. O, sumama ang loob niya sa'yo. Ibang klaseng utak nito eh. Diba? Tapos sasabi niya, iiwan na lang natin sa isang pribadong pag-uusap. Anong iiwan sa pag-uusap sa pribado? Ano yung privatize ang pag-uusap mo? Samantalang yung magulang mo, yung mga kapatid mo,
binabalandra nila sa social media ang pambablahura at pambabasto sa sa Pangulong Marcos Jr. at saka kay First Lady. Ano ka? Di ba? Yan ang hirap sa iyo eh. Hindi mo nakikita yung ano mo, yung sarili mo. Oh, feeling perfect ka. Pagitan lang. Dapat yan ang kinausap mo, Sara Duterte, si FL. Kausapin mo, hindi si Pangulong Marcos Jr. Tapos sasabihin mo, ha? Sabihin mo, sabi niya pa guys sa mga kaigsuunan, nag-atubang ang atong nasod og dagkong mga problema. O sabi niya, mga kababayan, nahaharap tayo sa ang bansa natin sa mga maraming problema. Eh kayo ang nanggugulo eh. Tanungin mo yung ama mo, mga kapatid mo, yung mga Alipores. Kayo ang nanggugulo, pati ikaw. Pumunta ka ba sa rally? Sinuportahan mo pa yung rapist? Ang galing mo magsalita, BP Sara, pero hindi mo nakikita yung ginagawa nyo. Kayo ang nanggugulo. Oh, real talk tayo ngayon. Sino ang nanggugulo ngayon? Di ba sila? Oh, dapat ikaw vice presidente, badlungan na mo sila. Katong mga nagrarally ba? Wala dyan batasan. Anong pinaglaban nyo? Dahil hindi kayo pinaburan? Hindi naman pwede kay Pangulong Marcos Jr. Libre ka ng libre. Wala kayo sa panahon ni sama, puro lang libre si kay Buloy. Hindi na naungkat yung kaso niya, pues, sa Marcos administration. Hindi pwede yan. Kailangan maungkat yung kaso ni kay Buloy. O yan, yan guys, ha? Sabi niya, pinagalog ko lang. Ulitin ko, mga kaigsunan, nag-atuba. O sabi niya, mga kaibigan, ay mga kababayan, o naharap tayo, ha? Ang bansa sa maraming problema. Isus! Kagagawan nyo, imbis gumanda ang bansa na ito, kayo naman eh, nanggugulo. Hindi naman lang kayo sumusuporta sa Pangulo. Kaloka. O na, kinahanglang solusyonan. Ay, Sara Duterte, ma'am, ha? Ang atupagin mo, ang DepEd. Maraming problema sa DepEd. O, wala pa kayong mga bagong libro. O, isa-isahin mo ang bawat region ang problema ng mga school. Kung may mga sira o wala. Oh, pairalin mo yung utak mo. Excuse me. Ang galing mo magsalita ng ganyan? Bakit? Ginagawa mo yung trabaho mo? Alam mo, yung pagtatanim mo ng plant tree, yung, guys, ha? Tree planting, hindi mo trabaho dapat yan. Trabaho yan ng DNR. Iba ang trabaho ng sekretary ng DepEd. Magpapatupad kung ano po ang magandang gagawin para sa mga bata. Jesus! Magtitriplanting ka? Bakit? DNR secretary ka ba? Alam nyo mga kababayan, si Sara Duterte dapat hindi secretary ng DepEd. Siya rin naman ang nagsabi na wala siyang experience eh. Ang problema din, si Pangulong Marcos Jr., ayan, kasalanan niya. Bakit kasi nilagay niya dyan eh? Wala naman pala experience ito. Dapat yan ang nilagay ni Pangulong Marcos Jr., talagang ano, yung talagang bihasa. Ito wala eh. Sabi ko nga sa inyo eh, hindi talaga pwede magpangulo ito. Hilaw na hilaw sa DepEd nga. O, tingnan nyo, ang daming problema pang DepEd. Sus, Mariuset. Ang galing-galing mo magsalita ng ganyan. Kinahanglan na solusyonan sa gobyerno. Ay, nako, wala ka na doon. Sinusolusyonan ni Pangulong Marcos Jr. Gawin mo yung trabaho mo. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Aba, okay ka lang? Pagsabihan mo yung papa mo, yung mga kapatid mo, yung mga Alipores, yung mga followers mo, parang mga asong askal, tumatahol sa kalye. Hindi mo alam po ang pinaglaban nila. Ano bang kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. sa pamilya mo? Ano bang kasalanan niya sa mga DDS? Ha? Dito sa mga mga askal na mga vloggers na DDS. Anong kasalanan ni Pangulong Marcos sa inyo? Sige nga, ilatag nyo. Kung ano kasalanan niya sa inyo? Magbigay kayo ng example. Ano bang kasalanan niya? Inaaway ba kayo? Nakikita niyo ba rumis back? Hoy. Madam Sara Duterte, pinaglalaban ka ni Pangulong Marcos Jr. 3 beses na. Una-una sa 1225 confidential file, ginastos mo lang ng 11 days. Gusto kang paimbestigahin ng dilawan, paimpeach. Pero ano sabi ni Pangulong Marcos Jr.? Ayaw kanyang maimpeach. Another naman,
yung ka, ano mo, yung wala kang malasakit sa Western Philippines, puro ka no comment. Oh, kaya napaghalata ka tuloy, pro-China ka. Oh, yun, di ba? No comment, pinagtatangkol ka ni Pangulong Marcos na naman. Nirespeto niya. Wala kang maririnig sa kanya kasi hindi talaga siya palaaway. Oh, ito na naman, yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan, itong last interview niya kahapon. Anong sinabi ng Pangulo? Oh, tungkol dito sa interview ni FL, ni Mrs. niya. Oh, ano na naman? Kasi for sure, nakarating kay Pangulong Marcos Jr. yung nanawagan ng ibang congressman at mayor na mag-resign dito si Sara. Oh, hindi daw, sabi ni Pangulo, hindi daw magre-resign. Alam nyo, sinabi lang ng Pangulo yan na huwag nang mag-resign si Sara Duterte kasi ayaw niya magtanggal ng tao. Pero dapat si Sara Duterte ang magkusa na mag-resign kung mayroon siyang delikadisa. Natural, sasabi ng Pangulo, huwag siyang mag-resign. Hindi niya gagawin yun, mga kababayan. Common sense naman, ha? Hindi gagawin ni Pangulong Marcos Jr. na tanggalin si Sara Duterte. Ha? Hindi niya gagawin yun. Kasi ayaw niyang ma-offend si Sara Duterte. Oh. Simple lang. Oh. I-analyze nyo yung sinabi niya. Talagang ayaw niya tanggalin. Kasi siya nag-appoint, tapos natanggalin niya. Hindi talaga. Ayaw niya ma-offend si Sara Duterte. Ha? Ganun kabait ang Pangulong Marcos Jr. Pero hinihintay din na kusa ni Sara Duterte ang mag-resign for delikadisa na lang. Oh, pag ipagpatuloy mo yan, yung ginagawa ng mga magulang mo magrarally, babanatan at babanatan si Pangulong Marcos Jr., ay nako, ikaw na lang magkusa mag-resign, Sara Duterte, sigurado. Ha? Para hindi kakahiya. But anyway, mga kababayan, ha? Kasi nagsalita ang Pangulo na-late ko ito kasi busy ako. So anyway, kayo na pong balang humusga. Para sa akin, sus, nako, bago ka magsalita, titingnan mo muna yung mga ginagawa ng mga lipuris mo. Saan kayo makakita? Pinagtatanggol ka ni Pangulong Marcos Jr. na 3 beses. Pero tudo-tudo paninira pa itong mga hinayupak na ano, mga lipuris mo, wala nalang magawa kundi maninira sa first family. Hindi kayo naloka. Nakaka-imbiyar na kayong ganitong klase mga tao. Imbis tumulong na lang sa paglago ng ekonomiya at tutulungan si Pangulong Marcos Jr. Hindi. Diba, mga kababayan? Saan kayo makakita ang klaseng vice presidente ito? Ito si Pangulong Marcos Jr. Talagang pinagtatanggol niya ito. Kasi ayaw niya ma-open. Ganun kabait ang Pangulo. Itong si Digong at saka yung mga anak niya, hindi talaga mabait, ang papangit, ang pag-uugali. Pati yan si Sara Duterte. Pretending para sibuyas to eh. Ay nako, ewan ko. But anyway guys, maraming salamat sa inyong watching. Magre-react na naman kayo mga DDS. Ha? Magre-react na naman kayo sa sinasabi ko. Wala kayong pakialam. Doon kayo sa mga vloggers ninyo. Manood, wag dito. Diba? Lumayas kayo dito sa channel namin. Ewan ko. So you guys, maraming salamat sa inyo. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Naano lang ako, no? Kasi 3 beses na ipinagtanggol si Pangulong Marcos Jr. Pero ito, manhid ito. Aloka. See you again guys, ha? God bless Philippines. Thank you for watching. Don't forget to like and hit the button bell, okay? Bye-bye-bye and babus. God bless Philippines. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, huwag magalit. Yun po ang katotohanan. Sa sobrang inggit nyo, ayan, nga-nga kayo.